Shout out tayo mga idol kay Merlinda Alvis, Jin Sablawon, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, Edwin Villaverde, Idol Marvin Malveran, Amadio Flores, Sweet Joy, Matt Mera Buino, Miss Miami Laurel, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community at sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga upload. Hayaan nyo mga idol, gagawa tayo ng video na mag-shoutout sa lahat ng mga baguhan natin sa ating channel. Sana tulungan nyo akong makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Pakishare, likes mga idol, at huwag kalimutan na mag-subscribe sa mga bago. Shoutout din kay Kuya Xiao TV, maraming salamat sa laging pag-suporta idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Araw ng Sabado, nagkagulo agad ang lugar ng Santa Maria nang mayroong natagpo ang bangkay sa talahiban na malapit lamang sa fispa nila ni Tatay Berting. Dalawang babae at mababatid mo agad na dumadaan sa matinding paghihirap muna ang mga ito bago kinitila ng buhay dahil na rin sa maraming mga pasa at mga sugat sa kanilang mga katawan at kalaunan na pag-alaman pa sa pag-iimbestiga na ginahasa din ang mga ito. Walang pagsisidlan sa lungkot ang mga kaanak at pamilya ng dalawang biktima. Ngunit hindi na ito bago sa lugar ng Santa Maria dahil dalawang taon nang nababalot ng sobrang kadiliman ang bayan na ito dahil sa pagsulpot ng mga masasamang tao sa lugar na ito. Gumagala sa lugar ng Santa Maria ang lahat na uri ng mga taong halang ang kaluluwa. Kumalat din ang druga sa lugar na ito na naging dahilan para mapariwara ang halos lahat na mga kabataan sa lugar. Dahilan na din ito sa mga namumuno na mga opisyal sa kanilang bayan at pati na rin ang ilan sa mga pulis ay kasabwat sa mga ito. Kaya ganun na lamang kadelikado ang lugar na ito. Maliban pa sa mga gumagalang mga masasamang tao, may mga naiulat din na mga aswang na saltik ang namimiktima sa mga tao sa bayan. Lalo na ang mga magbubukid na nakatira sa mga bukring bahagi ng bayan ng Santa Maria. Sakit sa ulo na ang mga ito sa mga matitinong opisyal ng bayan. Ang bayan ng Santa Maria ay isa sa mga pinakamalaking bayan sa buong isla. Humigit kumulang nasa 100 mga residente ang nakatira sa lugar na ito. Nandirito rin ang pinakasintro ng mga kalakal sa buong lugar. Kaya dinarayo talaga ang bayan na ito. Ngunit kailangan mo lamang ng iba yung pag-iingat sa tuwing tumatapak ang iyong mga paa sa bayan na ito, lalong-lalo na pagkagat ng gabi. Noong nakalipas na 5 mga taon, ay hindi pa ganito kalala ang sitwasyon sa bayan ng Santa Maria. Tahimik at payapa pa ang lugar na ito at dinadayo ng mga turista dahil na rin sa kagandahan ng lugar at pagiging payapa. Dahil ito sa dating punong bayan na ginawa ang lahat para mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ito. Noon, kumakalat na ang tungkol sa mga aswang na namimiktima sa mga bukirin. Ngunit nagawa ni Tatay Digong na mapalayas ang lahat ng mga ito. Ang pamilya nitong si Tatay Digong ay kilala na may mga kaalaman sa mga aral sa kanan. Ang ama din nitong si Tatay Digong ay kilala na isang magaling na albularyo sa bayan na ito. Ang kapatid naman ni Tatay Digong ay nakikilala din na isang mabangis na antingero at itong si Tatay Digong mismo na sinasabing may gabay ng mandrigmang anghel na si Ezekiel at bukod pa sa mga tanga nitong mga mutya, malakas din ang kaalaman nito sa mga orasyon, dasal at mga buhay na salita. Hindi naman ganun katanda pa itong si Tatay Digong.
nasa 40 pa ang edad nito ngayon. Ngunit simula nang magiging kapitan ito doon sa barangay Busay hanggang sa magiging punong bayan, Tatay Digong na ang mga nakaugalian na itatawag nila. Nirerespeto at mahal ito ng lahat ng mga tao. Nangyari lamang ang isang napakalaking pagsubok at dagok sa kanyang buhay. Nang traidor rin siya ng kanyang pinagkakatiwalaan na pumapangalawa sa kanyang pwesto. Lahat ay kinuha sa kanya. Winasak ang kanyang reputasyon bilang pinakamagaling na tagapaglingkod ng bayan. Sit up, ika nga. Alam niyo ba na pati ang asawa nitong si Tatay Digong ay nagawa pa nitong si Carlito na ahasin? Pinagbintangan itong si Tatay Digong na nagnanakaw ng malaking halaga sa kaban ng bayan. Planado ang lahat at pulido ang pagkakagawa ng grupo nitong si Carlito, pati na rin ang mga piking ebidensya. Durog na durog ang pagkatao nitong si Tatay Digong at pati na ang kanyang puso sa mga nangyayaring iyon. Bukod sa sobrang nasaktan ito sa pagpangaliwa ng kanyang asawa, mas nasasaktan ito sa mga tao na dali-daling naniwala sa mga ibinatong korupsyon sa kanya na hindi naman niya ginagawa. Agad siyang hinuhusgahan ng mga taong minahal niya at handa siyang magpakamatay para lamang mailigtas ang mga ito. Araw-araw, gabi-gabi, umiiyak itong si Tatay Digong at kamuntikan ng wakasan ang kanyang buhay dahil sa napakatinding sakit at kalungkutan na sinapit niya. Isang malaking pagsubok na kung pangkaraniwan lamang ay hindi talaga kakayanin. Napatalsik sa pwesto itong si Tatay Digong. Ngunit wala na siyang pakialam pa. Wala nang gana ito at laging nag-iisa na lamang. Ang kapatid naman ito na si Roman, kung ano-ano na ang mga ginagawang pag-alalay sa kanyang kapatid para lamang maituwid nito ang wisyo. Ngunit isang araw, biglang nawala itong si Tatay Digong sa bayan ng Santa Maria. Walang nakakaalam kahit na isa man lamang sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang hinala kasi ng karamihan, maaaring nagtatago na ito ngayon dahil tinutugis na ito ng mga taong bayan na galit sa kanya. At ang mga tauhan mismo nitong si Carlito na pinahahanap na at pinapapatay na itong si Tatay Digong. Kung susumahin, walang kalaban-laban naman ang mga ito sa kanya dahil malakas at kargado siya sa mga kaalaman sa aral sa kanan. Ngunit nga dahil napuno pa ito ng kalungkutan, walang pag-asang makakalaban ito ng tama. Pati ang kanyang bahay at mga pagmamay-ari ay kinamkam na ng tuluyan nitong si Carlito. Ang ginawa naman itong si Roman, agad niyang kinuha ang anak ni Tatay Digong at umalis na din ang mga ito sa bayan na iyon para makaligtas sa mga pagbabanta sa kanilang buhay. Itong si Carlito at Tatay Digong ay matalik na magkakaibigan noon pa man. Kapitan pa lamang itong si Tatay Digong sa barangay ng Busay, kasakasama na niya ito. At ito pa nga ang nangunguna bilang kagawad sa lugar na iyon. Tulad ni Tatay Digong, may mga kaalaman din itong si Carlito sa mga orasyon, dasal at mga buhay na salita. May hawak din itong malakas na mutya. Kaya nga magkakasundo ang dalawa at magkakaibigang matalik ang mga ito. Kaya kahit nakatiting, hindi lubos maisip ni Tatay Digong na magagawa ito ni Carlito. Hindi niya inakala na magawa nitong traidorin siya ng taong itinuring niyang kapatid. Pati pa nga ang pamilya nitong si Tatay Digong, matalik na kaibigan nila itong si Carlito. Maaring dahil na rin siguro sa ganid na ito sa kapangyarihan at pera. At ang isa pa sa mga hinala nila, dahil ito sa bagong tanga na kaalaman ni Carlito na aral sa kaliwa. Kaya biglang nagbago ang takbo ng utak at pag-uugali nito.
Ang asawa naman ni Tatay Digong na si Isabel, nagkaroon ito ng pagsisisi. Ngunit huli na, wala na siyang kawala pa kay Carlito. May mga kumakalat din ng mga balita na nakayanan itong si Isabel na ipagpalit ang butihing asawa na si Tatay Digong kay Carlito dahil ginawan ito ng mabagsik na gayuma ang ginang. Wala nga itong pakialam nang mawala ang kanyang anak. Ngunit ang buong katotohanan, dinala ito ni Roman at itinago. Sa isip kasi ng kapatid nitong si Tatay Digong na si Roman, baka kasi mapahamak pa itong si Jojo sa kamay nitong si Carlito. Simula nang mawala na ang pamilya nitong si Tatay Digong sa bayan, dito na nagsimulang kumalat ang kasamaan sa lugar na ito. Ang dating payapa na lugar ay nababalot na ng lagim. Kabi-kabila ang mga patayan at ibang klase pang mga krimen, droga at pamamaslang ng mga aswang. Ang isa sa mga pinakanababalot ng kadiliman ay ang lugar ng San Nicolas. Dito ang pugad ng pamilya ng mga Saltik na laging namimiktima sa mga alagang hayop ng mga taong nakatira sa lugar na ito at pati na rin sa mga taong mismo ay walang kawala sa mabagsik na mga aswang. Ngunit kahit na ilang bisis nang isinumbong nila ito sa bagong punong bayan ng Santa Maria na si Carlito, walang pakialam ang mayor sa mga kaganapan. Kaya kumalat ang mga balita na maaaring mga kakampi ng mayor ang pamilya ng mga aswang na ito. Kaya malayang nakakagawa at nakagala. Itong si Tatay Berting naman ay dating matalik na kaibigan ni Tatay Digong. Isa nga ito sa mga tumulong kay Roman para makapagtago ang mga ito at makaalis sa bayan na iyon. Ngunit nakapagpasya lamang ito na manahimik na lamang para hindi na madamay sa kasamaan ng bagong mayor ng bayan ng Santa Maria. Isa nga rin ito sa sobrang nalulungkot sa sinapit ni Tatay Digong. Kung karamihan sa mga tao sa bayan na iyon ay agad na hinusgahan si Tatay Digong, may iilan naman ang naniniwala na walang kasalanan ang dating punong bayan ng Santa Maria. Sa kasalukuyan, mura ng mura itong si Tatay Berting. Hindi kasi ngayon ang unang bisis na may itinapon na bangkay malapit sa kanyang palaisdaan. Sa loob ng 2 taon, mahigit sa 10 bisis nang may itinapon na mga bangkay malapit sa kanyang lupain at palaisdaan. Malalago kasi ang mga damuhan sa lugar na ito at sobrang talahib. Kaya magandang tapunan ng mga nabibiktima ng mga taong halang ang kaluluwa at walang awa. Doon naman sa isang kagubatan na sakop sa kabilang bayan, ang bayan ng Mount Asuncion, kasalukuyang nagbubungka ng lupa ang isang lalaki na animoy napakatanda na dahil sa kanyang mahahabang mga balbas at mga buhok. Nagmistula na nga itong pulubi. Ngunit panlabas lamang iyon na kaanyuhan dahil ang dati na durog na pagkatao nito ay unti-unting bumabalik na sa normal. Bumabalik na sa normal ang buhay nitong si Tatay Digong sa bukirin na ito habang nag-iisa lamang. Tanging kapiling niya ang kanyang mga kaibigan na mga alaga. Matapos kasi ang masalimuot niyang karanasan sa pinakamamahal niyang bayan, ang bayan ng Santa Maria, dito siya napadpad sa bukirin na ito at dito niya ginugol ang ilang buwan na pananatili. Gumawa siya ng isang maliit na kubo at nagtanim ng mga gulay. Pagkatapos nag-alaga ng mga hayop, nagmistulang na isilang muli itong si Tatay Digong at unti-unting nakakalimutan na ang malaking dagok sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang ginawa nitong si Carlito. May mga hinihintay lamang itong si Tatay Digong para balikan ang bayan ng Santa Maria at pagbayarin lahat ng may mga kasalanan sa kanya. Sa bukirin na ito, mas napalakas pa niya ang kanyang mga tangan na mga mutya
at malaki ang kanyang ipinagpasalamat dahil hindi siya iniwan ng kanyang gabay sa kabila ng kanyang pagkakalugmok at hindi na nagawa ang mga obligasyon para mapakain ng mga dasal ang mga tangan-tangan niya. May mga kaibigang engkanto na din itong si Tatay Digong na lagi niyang kasama. Araw ng Sabado, nakakaramdam ng pagkaaligaga itong si Tatay Digong. Hindi niya maintindihan ang mga nararamdaman na parang may mga pangitain siyang nakikita, ngunit hindi pa niya mawari kung ano ito. Ilang oras na nag-iisip itong si Tatay Digong hanggang sa makapagpasya ito na dalawin ang bayan ng Santa Maria. Sa tingin kasi niya, sa kanyang hitsura ngayon, hindi na siya makikilala ng mga taong nakatira sa bayan na ito. Ilang sandali pa, tinawag na nitong si Tatay Digong ang kanyang dalawang kaibigan. Mayroong isang ibon na kulay puti na uwak at ang engkantong prinsipe ng mga kabalyero. Nakakarating itong si Tatay Digong sa iba't ibang parte ng islang iyon dahil sa kaibigan niyang ito na kayang magpalit-palit ng anyo sa iba't ibang uri ng mga hayop. Bukod sa pagiging kabayo, kaya nitong mag-anyong aso at ibon. Pagsapit ng gabi, sakay ng kabayo na kulay puti itong si Tatay Digong, pinaybay na nito ang kagubatan ng Mount Asuncion hanggang sa makarating sa bayan ng Santa Maria. Nasa Burol pa lamang itong si Tatay Digong na sakop ng bayan ng Santa Maria. Nakikita na niya ang malawak na bayan. Nakikita niya ang mga ilaw na kumakalat ang liwanag sa gabi. Ang akala niya na nakakalimot na siya sa mga mapait na nangyayari sa kanya sa bayan na ito. Ngunit nang makita nitong si Tatay Digong ang bayan na ito, may kirot pa rin sa kanyang puso. Ngunit buo na ang kanyang pasya. Susubukan niyang lilibutin ang bayan baka sakaling masasagot ang mga katanungan sa kanyang isip kung bakit nakakaramdam ito ng kakaibang pagkaaligaga na hindi niya mawari kung bakit at ano ang dahilan. Dahan-dahan nang pababa ang mga ito sakay sa kanyang kabayo hanggang sasapitin ang mismong bayan. Mas tumitindi pa ang kirot ng puso na kanyang naramdaman nang tuluyan na siyang makapasok sa bayan na pinakamamahal niya at iniingatan ng ilang mga taong. Kakaiba na ang presensya ng bayan ngayon na nababalot na ng mga kasamaan. At hindi nga iyon inaakala ni Tatay Digong na agad na makakasalubong ang naging sanhi ng mga kasamaan ng bagong namumuno sa bayan na iyon. Habang naglalakad na ngayon itong si Tatay Digong kasama ang kanyang mga alaga at kaibigang uwak at ang maliit na tuta na kanina lamang ay isang kabayo, napapansin niyang may mga umaaligid sa kanya at sumusunod. Nagtataka naman itong si Tatay Digong dahil kung mga magnanakaw naman ang mga ito, sa kanyang hitsura, imposibleng mapagkamalan siyang may pira. Nagmumukha na siyang pulubi sa kanyang anyo. Ngunit ang mga halang ang kaluluwa at nakakasinghot pa ng utot ng demonyo, walang pakialam ang mga ito basta't makakuha lamang ng pangtustos sa kanilang mga bisyo. Sa isip ni Tatay Digong, ganito na ba kalala ang lugar na ito? Sakali nakita niya ang mga nagkalat na mga bayarang babae. Bukod pa sa maraming mga pulubi din ang nagkanya-kanyang pwesto. Dahil nga itong si Tatay Digong ay bago ang kanyang hitsura sa bayan, agad itong nakursunodahan ng mga masasamang gumagala sa lugar. Ang lugar kasi na napuntahan ni Tatay Digong ay isa sa mga pugad ng paghawaan ng droga. Kaya napagkamalan na isang asit ng mga pulis. Itong si Tatay Digong, may mga pulis pa rin kasi ang naghangad at naniniwala na magkakaroon pa ng kapayapaan ang kanilang bayan. Ang akala ng mga halang ang kaluluwa, nag-anyong matanda lamang itong si Tatay Digong. Ngunit ang totoong dahilan kung bakit gumagala ito sa lugar na iyon ay ang magmanman. Anim na mga kalalakihan
ang mga sumusunod kay Tatay Digong hanggang sa mapadako ang mga ito sa isang madilim na iskinita. Biglang nagsilabasan ang anim na mga kalalakihan. Armado ang mga ito ng mga patalim at mga baril. Agad na wika ng isa sa mga ito. "Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito, tanda? O baka naman hindi ka talaga matanda at nag-anyong matanda ka lamang? Hindi mo ba alam na bawal ang papasok sa lugar na ito na walang pahintulot galing sa amin? At alam mo bang hindi ka na makakalabas pa na buhay?" Napatiting itong si Tatay Digong sa mga ito at agad na nag-init ang kanyang buong katawan. Batay kasi sa mga pananalita ng mga ito, mukhang hindi maganda ang mga pinagagawa ng mga ito sa bayan. At nakaamoy ng panganib agad ang dating mayor ng bayan ng Santa Maria. Hindi na niya kilala ang mga ito. Sa kanyang isip, baka mga bagong sulpot lamang ang mga ito at naghari-harian sa kanyang bayan. Sagot naman itong si Tatay Digong, "Nako, mukhang nagkakamali kayo ng hinala. Isa lamang akong pulubi na napadpad sa lugar na ito." Ngunit sagot naman ang isa, "Pulubi ka man o hindi, hindi ka na namin hayaan na makalabas pa ng buhay sa lugar na ito." Nang bumunot na ng baril ang nagsasalita, dito na kumilos itong si Tatay Digong. Nagbanggit lamang ito ng tatlong banyagang salita at biglang namamanhid ang buong katawan ng lalaking akmang bubunot na sana ng baril. Gulat na gulat ito kung bakit hindi na ito makagalaw pa. At pagkatapos biglang nawala itong si Tatay Digong sa kanyang kinatatayuan. Naiwan na lamang doon ang dalawang alaga nito na isang tuta at isang uwak. At pagkatapos biglang sumulpot ito sa harapan ng nagsasalitang kriminal kanina. Ngunit ang ikinabahala ng mga kalalakihan, may hawak ng gulok itong si Tatay Digong na napakatalas. Kumikislap pa nga sa kadiliman ang talim nito. At bago pa makakilos ang mga kalalakihan, sa isang kisap mata lamang nakita na lamang ng mga ito na tumalsik ang ulo ng isang kriminal at sumirit agad ang maraming dugo galing sa napugot nitong liig. Takot na takot ang mga kalalakihan sa kanilang nasaksihan. Hindi magagawa ng isang ordinaryong matanda ang mga kilos at galaw na ito na sobrang napakabilis. Agad naman na napapahiyaw ang dalawa pa nang may tumarak na matatalas na bagay sa kanilang mga likod. Nangingisay agad ang mga ito pagbagsak sa lupa. Ilang sandali lamang nagpulasan na palayo ang tatlo pang natitira habang nagsisigaw. Hindi na hinabol ang mga iyon nitong si Tatay Digong at hinayaan na lamang na makalayo para makapagsabi at maibalita ng mga ito ang mga nangyayari sa kanilang mga kasamahan. Nais nitong si Tatay Digong na takutin ang mga ito. Ilang sandali lamang parang bulang naglalaho sa kadiliman itong si Tatay Digong dahil ito sa kanyang tangan na mutya ng tagulilong. Ngunit nasa gilid lamang itong si Tatay Digong doon sa malaking puno ng akasya at minanmanan ang mga kasamahan ng mga kriminal na napatay niya. Mayroon ngang dalawang sasakyan ang nagsidatingan. Pagkalipas ng ilang mga minuto, may lumabas na anim na mga katao sa bawat sasakyan. Rinig pa nga niyang mura ng mura ang mga ito at ilang sandali dinala ng mga ito ang mga bangkay. Kaya pagkatapos nagpasyang umalis na din doon itong si Tatay Digong. Doon na ito nagpaumaga sa gilid ng isang gusali. Kinabukasan, maraming mga gumagalang tao na doon sa lugar pagkagising niya. Abala na naman ang mga ito sa kani-kanilang mga trabaho. Maraming mga naglalako ng mga paninda. At nakahilira na sa gilid ng kalsada ang maraming mga tindahan na ditulak. Nakita niya doon sa unahan
na pinagkaguluhan ang mga patak ng dugo na galing doon sa kanyang mga napatay kagabi. Kaya hinala ng mga tao doon na mayroon na namang nangyayaring patayan sa lugar na ito. Ilang sandali pa, muling naglalakad na itong si Tatay Digong doon sa mga kalye. Napatitig itong si Tatay Digong doon sa mga gusali. Naalala niya ang mga gusaling ito na dati siya ang nagpagawa. Hanggang sa mapunta itong si Tatay Digong doon sa palengke at hindi niya inaasahan ang kanyang mga naabutan. Nagkagulo kasi doon at nagsisigawan. Wika ng mga nakakasalubong niya na mayroong batang babae ang kinidnap ng mga kalalakihan na may suot na maskara. Agad na nagtatanong itong si Tatay Digong doon sa mga taong nasa gilid ng kalsada. Saan naman nagpupunta ang mga iyon? Sagot naman ng mga ito na doon sa unahan nagpupunta ang mga taong kriminal habang itinuro naman ng mga ito ang kanilang mga pinanggagalingan. Walang inaksayang oras na itong si Tatay Digong. Agad itong nagkarga ng mga matataas na mga orasyon na sa bulag. Utos niya doon sa kanyang mga alaga na sundan ito ng uwak galing sa himpapawid para ang uwak na ang kanyang sundan. Mabilis na lumipad naman ito at hinahagilap ang mga masasamang tao. Hindi na din bago sa bayan na iyon ang mga ganitong kaganapan. Kahit na may mga nakakalat na mga pulis at mga tanod, walang sinasanto ang mga kriminal na ito at walang kinatatakutan. Ang mga taong dinadaanan ni Tatay Digong, walang kaalam-alam ang mga ito dahil nga sa kanyang ginawang malakas na mga sabulak. Makalipas ang ilang mga minuto, nakita na niya ang isang sasakyan na sinasakyan ng mga kriminal. Ngunit may napapansin pang mga kasamahan ang mga ito na nakamotor itong si Tatay Digong. Kaya agad niyang ikinarga ang mutya ng balat ng balyakag at pinakain na niya ito ng mga dasal. Pagkatapos, napakabilis ng ginawang pagtakbo nitong si Tatay Digong na sa loob lamang ng ilang minuto, agad niyang naabutan ang sasakyan ng mga kidnapper. Agad niyang kinuha ang dalawang malalaking kahon doon sa unahan at inihambalang niya ito doon sa daraanan ng sasakyan. Ilang sandali pa, nagsitalsikan na ang mga nawasak na mga kahoy galing doon sa nawasak na kariton at nagpagiwang-giwang na ang sasakyan ng mga kriminal. Iyon na ang sinamantala nitong si Tatay Digong. Nang mapahinto na ang sasakyan, napakabilis na binasag niya ang salamin ng sasakyan at walang ano-anong hinablot niya ang bata galing doon sa huling upuan. Sa bilis ng ginawa nitong si Tatay Digong, ang mga tulisan na katabi ng bata galing doon sa huling upuan, sobrang nagulat ang mga ito na sa isang kisap mata lamang wala na ang bata sa kanilang tabi. Habang ang isang kriminal na pangasab na lamang ito, habang mayroong isang patalim ang nakatarak sa kanyang dibdib. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na alam ng mga kriminal kung sino at papano ginawa iyon nang hindi pa nila nakikilalang kalaban. Sa mga pagkakataon na iyon, nawala na ang bisa ng malakas na sabulag nitong si Tatay Digong. Hindi din niya magagamit ang kanyang mutya ng tagulilong sa gitna ng tirik na liwanag ng araw. Iipikto lamang kasi iyon kapag tinamaan siya ng mga anino o anumang madilim na bagay. Mabilis nang tumatakbo itong si Tatay Digong papunta doon sa gilid ng mga gusali para ilagay sa ligtas na lugar ang batang babae na nasagip niya. Nagsisigaw pa nga ang bata dahil na rin siguro sa pagkatakot sa mga pangyayari. Ang ginawa nitong si Tatay Digong para mapatahimik ang bata, may pinisil siyang ugat sa bahagi ng liig nito na naging dahilan para mawalan ito agad ng malay. Sa mga kaganapan na iyon, ang mga kasamahan sa mga nakasakay na sasakyan na mga nakamotor, nakita nila ang ginawang pagtakbo nitong si Tatay Digong papunta doon sa gilid ng mga gusali. Kaya apat na mga nakamotor ang agad na sumunod sa kanya.
Nakakita ng mga pulubi itong si Tatay Digong doon sa gilid ng gusali. Agad niyang inihabilin ang bata doon. Wika nitong si Tatay Digong. Babalikan ko ito mamaya. Tatapusin ko lamang ang mga kriminal. Itago niyo ang batang ito. Agad naman na sumunod ang mga pulubi na nandoon. Hindi man nila kilala kung sino ang bata at ang taong nagbigay nito sa kanila. Ngunit batid nilang nangangailangan ito ng tulong, kaya tinulungan nila ito. Ngayon pa lamang kasi nakasaksi ang mga ito na mayroong naglakas loob na tumulong sa mga taong nabiktima at labanan ang mga kriminal na nagbigay ng sakit ng ulo sa mga taong naninirahan sa bayan ng Santa Maria. Ngunit sa mga kaganapan na iyon, ang isang nakamotor bigla na lamang itong tumimbuwang dahil may tumama nito na isang paghampas ng tubo. Hindi si Tatay Digong ang may kagagawa noon. Mayroon pang iba pang nilalang ang lihim na tumulong sa mga ito. Habang itong si Tatay Digong, napakabilis na sinalubong niya ang isang nakamotor at nagpakawala ito ng isang suntok na tumama naman sa liig ng kalaban. Agad itong tumimbuwang at umikot pa nga ito sa ere at napaigik. Pagbagsak nito sa lupa, hindi na ito gumagalaw pa. Habang ang sinasakyan nitong motor, dumiritso na doon sa may kanal. Mabilis na gumulong itong si Tatay Digong at gamit ang matalas na gulok, agad na tinaga ang isa na nakamotor. Tinamaan niya ito sa may bandang ulo at agad itong bumulagta at nangingisay doon sa kalsada. Ang mga kriminal na sakay ng sasakyan at nakasaksi sa mga kaganapan na iyon, gulat na gulat ang mga ito at hindi pa bumalik ang kanilang normal na mga wisyo. Para kasing hindi nakapanipaniwala ang lahat ng mga nangyayari, unang beses na nakasaksi ang mga ito ng ganitong kataas na antas na kagalingan sa pakikipaglaban. Bukod sa napakabilis ng nilalang na humahabol sa kanila, napakalakas pa nito at napakagaling sa labanan. Bukod pa sa malakidlat nitong bilis. At hindi lamang mga kriminal ang lubhang nagulat sa ginawang iyon nitong si Tatay Digong. Pati na rin ang mga nilalang na tumulong din sa bata. Dalawang mga anino ang nakatago doon sa eskinita habang pinagmamasdan ang kaganapan na labanan na iyon. Wika ng isang medyo bata. Sino kaya ang isang iyon, Tatang? Hindi ko rin alam, Ruben. Mukhang hindi na ordinaryo ang matandang iyan. Kakaibang antas na ang kanyang bilis at galing. Sino kaya ang taong iyan? Sa mga pagkakataon na iyon, nakapagpasya na ang dalawa na manonood na lamang at huwag munang mangingialam. Nakita nilang muling pinabagsak ng matandang mayroong mahahabang buhok at mga bigote ang isa pang nakamotor. Walang kahirap-hirap na pinabagsak ito ng matandang lalaki. Habang ang mga nakasakay doon sa sasakyan, nakita nilang mabilis nang pinasibad ang sinasakyan ng mga ito palayo. Ilang sandali pa, nakita nilang naglalakad ang matanda at lumapit ito doon sa gilid ng mga gusali. Pagkatapos, kinuha nito ang isang bata. Wika ng isa doon sa dalawang nilalang. Nailigtas na pala niya ang bata. Sino kaya ang isang ito na bigla na lamang nasumulpot dito sa ating lugar? Ngunit mas mainang kung ganon, may makakatulong na tayo sa ating misyon, Ruben. Ang sagot naman nitong si Ruben. Susubukan natin na kausapin ang isang ito, Tatang. Sundan natin ang matandang iyan. At pagkatapos, mabilis nilang sinusundan ng palihim ang matanda. Habang itong si Tatay Digong, nagulat din ito kanina nang biglang tumimbuwang ang isang nakasakay ng motor. Hindi naman niya inaatake ito, kaya batid niyang mayroon pang ibang nilalang ang umaatake sa mga kriminal bukod sa kanya. Ngunit hinahayaan na lamang niya ito. Iniisip na lamang niya na baka
may mga nagmamalasakit sa bata at lihim itong nangingialam. Mabilis na inilagay niya ang bata doon sa gilid ng kalsada. Paparating na kasi ang mga pulis at tiyak niyang makikita agad ang bata ng mga ito. Pinilinan din itong si Tatay Digong ang dalawang security guard na nandoon sa tabi lamang ng bata para bantayan ang bata at ibigay ito ng maayos doon sa mga pulis. At pagkatapos, napakabilis nang umalis doon itong si Tatay Digong. Ngunit habang naglalakad sa kalye itong si Tatay Digong, agad nitong naramdaman ang mga sumusunod sa kanya. Kaya pagliko ng mga ito doon sa isa pang iskinita, gulat na gulat ang dalawang nakasunod sa kanya nang biglang nawala itong si Tatay Digong. Wika agad ng isa, "Tatang, nasaan na ang isang iyon? Bakit bigla itong nawala?" Ngunit hindi na iyon nasagot ng matanda dahil may nagsasalita na sa kanilang likuran. "Ano ang kailangan ninyo sa akin? Bakit ninyo ako sinusundan? Sagutin ninyo ng maayos ang aking mga katanungan dahil kung magkakamali kayo, katapusan na ng inyong mga buhay ngayon." Napatigalgal ang dalawa at itinaas agad ang dalawa nilang kamay bilang palatandaan na hindi sila mga kaaway. Ang isang matanda na ang sumagot, wika nito, "Pasensya ka na sa aming panghahas na hakbang, ngunit hindi kami kalaban. Gusto lamang namin na mapag-alaman kung sino ka at saan ka galing. Sa tingin ko, bago ang iyong pagmumuka sa lugar na ito. Tama ba ako?" Nang tuluyan nang pumihit ang dalawa at humarap ang mga ito kay Tatay Digong, itong si Tatay Digong na naman ang sobrang nagulat. Hindi niya inaasahan na makikilala niya agad ang dalawang ito. Sa dalawang taon na nawala siya sa bayan na ito, imposibleng makakalimutan niya ang pagmumukha ng mga ito. Ang matanda ay walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Tatay Berting, at ang binata naman ay ang kamag-anak nila na naging alalay ng matanda. Ngunit hindi nakikilala ng mga ito si Tatay Digong dahil nga sa malaking ipinagbago ng kanyang hitsura. May mga sumusungaw ng luha sa mga mata nitong si Tatay Digong. Ngunit pinipigilan lamang niya ito. Alam niya kasi na ang dalawang ito ay hindi naniniwala sa mga katiwalian na pinaratang sa kanya. Gustong gusto na sanang magpakilala itong si Tatay Digong. Ngunit mas minabuti muna nitong kumalma. Wika nitong si Tatay Berting, "Namangha kami siya ipinakita mong kakaibang antas ng kagalingan sa pakikipaglaban, at batid din namin na may mga tangan ka. Magkakapariho ang ating mga hangarin. Nalulugmok na ang bayan na ito sa kasamaan. Kaya gumawa kami ng paraan kahit papano mabawasan man lamang namin ang mga demonyong nakatira sa bayan na ito." Napangiti ng mapakla itong si Tatay Digong. Sagot naman niya sa mga ito, "Ganon ba? Ganito na pala karumi ang bayan na ito. Ngunit hindi lamang simpleng pagbabawas sa mga masasamang tao ang binabalak kong gawin sa bayan na ito. Nandirito ako at muling nagbabalik para linisin ang bayan ng Santa Maria. Uubusin ko ang lahat ng mga masasama na nandirito." Nang marinig ito ni Tatay Berting, mas nagiging interesado pa ang mga ito sa kausap nila. Nagulat pa nga ang dalawa dahil ang buong akala ng mga ito na matanda na itong si Tatay Digong dahil nga sa mahahaba nitong mga balbas at buhok. Ngunit nang makita nila ito sa malapitan, batid nilang hindi pa ito ganun katanda. Inanyayahan ni Tatay Berting ang kausap na sumama sa kanila para makapag-usap pa ng maigi at makapagplano na magkakasama. Ngunit walang plano itong si Tatay Digong na sumama sa mga lakad ng mga ito. Mas gugustuhin pa niyang gumagawa ng mga pag-atake na nag-iisa.
Alam niyang may mga kaalaman ang dalawang ito. Ngunit hindi iyon sapat para hindi sila mapatay ng mga kalaban. Kung mapag-alaman ito ni Carlito, tiyak niyang walang kalaban-laban ang dalawang ito sa demonyong bagong namumuno sa bayan ng Santa Maria. Umayag naman agad itong si Tatay Digong na sumama sa dalawa. Balak na kasi niyang magpakilala sa mga ito at malalaman ang mga kaganapan sa bayan na ito simula nang mawala siya. At gusto din niyang malaman ang tungkol kay Isabel, ang kanyang dating asawa. Nakakahiya pang aminin, ngunit na-miss din niya ang kanyang dating asawa kahit na mayroon itong malaking kasalanan sa kanya. At kailangan din niyang malaman kung nasaan na ang kanyang nag-iisang anak. Sa kabilang banda naman, napag-alaman na ng mga pinuno ng sindikato ang mga nagiging patayan doon sa isang lugar na sakop nila. Wika nitong si Bubulch. Sino kaya ang mayroong lakas na loob na kalabanin tayo? Sunod-sunod na ang mga pagkamatay ng ating mga kasamahan na sa loob lamang ng ilang oras, pito na ang nalaga sa ating grupo. Kailangan na makikilala natin ang salarin sa mas lalong madaling panahon. Kung makikilala na natin ito, patayin agad at nang hindi na pamarisan pa. Pati ang kanyang buong pamilya, iligpit ang lahat na may kaugnayan sa taong ito. Sa mga pagkakataon naman na iyon, doon sa bahay nila ni Tatay Berting, pinakain nila itong si Tatay Digong. At habang nag-uusap ang mga ito, wika nitong si Tatay Digong. Berting, may naalala ba kayo na isang tao na malapit sa inyo na biglang nawala na parang bula sa bayan na ito? May naalala ba kayo na isang taong pinagsakluban ng tadhana at binigyan ng napakabigat na pagsubok? Napatitig itong si Tatay Berting kay Tatay Digong. Pati itong si Rubin, napatitig na din ito sa kaharap nila. Agad na umiikot ang kanilang isipan tungkol sa mga sinasabi ni Tatay Digong. Nagtataka din itong si Tatay Berting dahil alam ng kausap nila ang kanyang tunay na pangalan. Wala siyang sinabi tungkol sa kanilang mga pangalan. Tinitigan sa mata ni Tatay Berting itong si Tatay Digong at parang may kislap sa kanyang isipan at natatandaan niya ang mga mata nito. Ngunit bago pa makapagsalita sina Tatay Berting at Rubin, tuluyan nang nagpakilala itong si Tatay Digong na sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan na din na tumulo ang mga luha galing sa mga mata nito. Ito na ngayon ang aking hitsura, Berting. Ang dating mayor ng bayan na ito na pinagkaisahan at trinaydor ni Carlito. Ako si Digong at nagbalik ako para maningil at pagbayarin ang mga may utang sa akin. Nanlaki ang mga mata nila ni Tatay Berting at Rubin. Tumulo na din ang luha ng mga ito at halos hindi pa makapaniwala na nasa kanilang harapan na ang dating iniidolo at nirerespeto. Ngunit humarap sa napakalaking dagok sa kanyang buhay. Ilang sandali uwi ka nitong si Tatay Berting. Ikaw na nga ito, Digong. Ilang buwan ka namin na hinahanap ang buong akala namin na wala ka na. Maraming salamat sa Diyos at buhay ka at ito muling nagbabalik. Ang kapatid mo na si Roman kasama ang iyong anak. Nandoon sa bukirin ng Basay. Tahimik nang namumuhay ang mga ito ngayon at lumayo sa magulong bayan na ito. Uwi ka naman itong si Tatay Digong na nakahawak na sa mga balikat nitong si Tatay Berting. Buhay pala ang aking anak at kasama ito ni Roman. Tama ba ang mga narinig ko, Berting? Oo, Digong. Sinikap talaga namin na makuha ang anak mo galing sa pangalaga kay Isabel at sa walang awa na si Carlito. Masaya ako na makita kang nasa katinoan na, Digong. Ngayon, ano na ang balak mo?
Handa kaming sumama sa iyo sa mga gagawin mong paghiganti. Huwag mo nang hindian ang aming alok. Dahil sawang-sawa na din ako sa magulo at impernong lugar na ito. At alam kong ikaw lamang ang makapagbabalik sa dating kapayapaan ng bayan na ito. Nagsisisi na ang mga taong humusga sa iyo noon. At ngayon, sobrang nagdurusa na ang mga ito. At nagdarasal na sana isang araw, makakabalik ka at ibang muli ang bayan na ito na sobrang nalulugmok sa kasamaan. Lalay lamang kayo sa akin, Tatay Berting. Huwag kayong magiging kampante dahil malakas ang mga kakayahan ni Carlito. Ngayong gabi, tatapusin ko na ang kahibangan at kasamaan ng taong ito. Alam kong may mga kaibigan ka, Berting, na nandoon pa sa pwisto at lihim lamang na naghihintay ng tamang pagkakataon. Subukan mong kausapin si Major Montes. Hagilapin ninyo ang lahat ng mga ebidensya na magdidiin sa mga taong ito bago ko mapatay si Carlito. Kailangan nang nakahanda ang lahat ng mga dokumento para mahuli na rin lahat ng mga alagad ng taong iyon dito sa bayan. Sagot naman itong si Tatay Berting. Kung iyan ang paraan na makakatulong kami, digong ay gagawin namin agad. Pati ang mga kaibigan kong mga nagsisilbi sa barangay na hindi sumama sa kasamaan ni Mayor Carlito ay kakausapin ko din. Ngayon na nandiritso ka na, alam kong mabubuhayan ang mga ito ng pag-asa at magkakaroon ng lakas ng loob. Ang mga taong dating nang husga sa iyo ay nagsisisi na ang mga ito. At lalong kapag napag-alaman nila na nandirito ka na, alam kong gagawa rin ang mga ito ng paraan para makatulong. Kinagabihan, agad nang kumilos na ang mga ito sa kani-kanilang mga misyon. Itong si Tatay Digong, wala itong inaksayang sandali, agad na itong nagpunta doon sa bahay ng mayor ng bayan. Ayon kay Tatay Berting, doon naglalagi gabi-gabi itong si Carlito sa bagong bahay nito na nakatayo sa gilid ng malaking sapa. Malawak ang lupain na kinamkam nito at ayon sa mga balita, ginawa ang bahay na iyon ni Mayor Carlito para magkakaroon ito ng magandang daanan sa kanyang mga droga kung saan mabilis na makakadaan ang mga ito sa ilog. Mahigpit din ang mga pagbabantay doon sa lugar. Maraming mga tauhan ang mayor na nakapalibot sa kanyang bahay. At ayon pa kay Tatay Berting, laging kasakasama nitong si Mayor Carlito ang isang manlalason na ginagawa na niyang bodyguard. Napakabagsik daw ng taong ito na napapabalitang maraming tao na ang kinitilan ng buhay, mga taong sumalungat at kumakalaban kay Mayor Carlito dito sa bayan ng Santa Maria. At nandoon din ang kanyang dating asawa na ayon din sa balita, sobrang nagdurusa na ito ngayon sa piling ng mayor. Habang sina Tatay Berting naman at Rubin, agad na kinakausap nito ng palihim itong si Major Montes at pati na ang ibang mga kakilala at kaibigan na maaari nilang mapagkukunan ng suporta. Sobrang nagulat pa nga ang mga ito nang mapag-alaman nilang buhay pa pala si Tatay Digong at ngayon nagbabalik na ito para maningil. Biglang parang nagkaroon ng lakas ng loob ang mga ito at agad na sabay-sabay na kumikilos. Samantalang itong si Tatay Digong, nang makarating na ito sa lupain ni Mayor Carlito, agad na may nararamdaman siyang kakaibang mga presensya. Presensya ng mga aswang. Nagtataka itong si Tatay Digong. Ngunit sa kanyang isip, mas maganda nga kung may mga aswang para sabay-sabay na niyang lilipulin ang lahat ng mga ito. Nakapagkarga na itong si Tatay Digong ng mga matataas na uri ng mga orasyon. Maingat at lihim na din itong nagmanman doon sa isang malaking bahay na nasa gilid ng malaking ilog. May nakitang mga bantay itong si Tatay Digong sa buong paligid. Ngunit hindi iyon balakid para sa kanya. Ang kanyang iniisip ay ang mga aswang at ang sinasabing manlalason
na maaaring malaking hadlang sa kanyang planong mabilisang pagpatay sa mga ito. Umikot pa sa buong paligid ng bahay itong si Tatay Digong para matiyak kung ilan ang lahat ng mga bantay, at nagplano na rin ito kung paano patayin ang lahat ng mga ito. Wala siyang nakitang mga aswang sa labas ng paligid ng bahay, kaya tiyak nitong si Tatay Digong na maaring nasa loob ng bahay ni Mayor Carlito ang kinaroonan ng mga ito. Tuluyan nang umakyat ng bakod itong si Tatay Digong habang mariin na nagmanman. Sa kanyang kinaroonan, walang masyadong mga bantay, kaya agad siyang nakakapasok at nakapagtago doon sa mga malalagong mga halamanan. Ngunit hindi inaasahan ni Tatay Digong na ang mga aswang na mga saltik ay lubhang malakas ang kanilang mga pang-amoy, na kahit na nakapagkarga pa itong si Tatay Digong ng mga malalakas na mga sabulag, naramdaman pa rin ng mga ito ang presensya ni Tatay Digong. Doon sa loob, kasalukuyang kausap ni Mayor Carlito ang apat na mga aswang na mga saltik. Nandoon kasi ang mga ito sa bahay ng mayor dahil mayroong ibinigay na misyon ang mayor sa mga ito. Ang misyon ng mga saltik, patayin ang isang opisyal ng pulis na batid nitong si Mayor Carlito na gumagawa na ng paraan para siya ay mapabagsak, itong si Major Montes. Uwi ka naman agad ng isang saltik. Masusunod, Mayor Carlito. Bukas na bukas din, mabalitaan na lamang ng lahat ng mga tao ang malagim na kamatayan ni Major Montes. At pagkatapos, nagpaalam na ang mga aswang doon sa mayor. Ngunit hindi sinabi ng mga ito ang tungkol sa kanilang nararamdaman. Ayaw na nilang abalahin pa ang mayor at sila na ang gagawa. Ang akala kasi ng mga aswang na simpleng kalaban lamang ang umaaligid sa bahay ng mayor, at plano nilang patayin muna ito bago sila alis sa lugar at gawin ang misyon na iniutos ni Mayor Carlito sa kanila. Agad na dumaan ang apat na mga saltik doon sa bandang gilid kung saan nandoon nagtatago itong si Tatay Digong. Nakita naman agad iyon ni Tatay Digong ang ginawa naman ito. Mabilis na humanda. Sa tingin niya, mukhang papalis na ang mga aswang. Mariin lamang na nagmamatsyag itong si Tatay Digong doon sa mga aswang. Ngunit nang dumaan na ang mga ito malapit sa kanyang pinagtataguan, wika ng isang matandang aswang. Kung ako sa iyo, kaibigan, lumabas ka na sa iyong pinagtataguan. Dahil alam na namin na umaligid ka sa bahay ng mayor, at alam namin na nagtatago ka lamang sa paligid, ano kaya ang kailangan mo? O ano kaya ang binabalak mong masama? Lumabas ka na at sumunod ka sa amin. Huwag mo nang hintayin na dyan ka na namin kakatayin ngayon. Napapangiti na lamang itong si Tatay Digong. Hindi niya inaasahan na ganun kalakas ang mga pakiramdam at pang-amoy ng mga aswang na ito. Minaliit niya ang mga kakayahan ng mga aswang at hindi niya ginamit ang mas matataas na mga sabulag. Ilang sandali pa, biglang lumabas sa pinagtataguan itong si Tatay Digong at dahan-dahan nang naglalakad papalabas ng bakod. Napapangiti na rin ang mga aswang na mga saltik, at parang walang ano-anong naglalakad na din ang mga ito pagkatapos tumalon palabas ng bakod. Ganon din ang ginawa nitong si Tatay Digong. Ramdam niyang sobrang kampanti ang mga aswang at hindi man lamang nakakaramdam ng pagdadalawang isip. Kaya sa isip nitong si Tatay Digong, maaaring sa tingin ng mga ito ay pangkaraniwan lamang ang kanyang mga tangan. Kaya sa tingin niya, mas nakakabuti pa ito para sa kanya. Ilang sandali doon sa labas, magkakaharap na sina Tatay Digong at ang apat na mga saltik. Wikang muli ng matandang aswang. Ano ang dahilan bakit ka umaligid sa bahay ng mayor? Sagot naman ni Tatay Digong na bit-bit na ang matalas at mahabang itak.
Sa pagpunta ko sa lugar na ito ay dalawa lamang ang aking pakay. Una, bawiin ang para sa akin at patayin naman ang lahat ng kampo ng kadiliman. At isa na ang mga katulad ninyo sa aking pakay. Hehehehe, hangal! Tingnan natin ngayon kung magagawa mo ba ang mga bagay na iyan. At sabay sa pag-angil ng mga ito, biglang nawala na ang mga aswang sa kanilang kinatatayuan. Napakabilis nang umaatake ang mga ito kay Tatay Digong. Mabilis naman ang naging kilos nitong si Tatay Digong. Walang anumang tumakbo na rin ito at sinalubong ang mga sumingasing na mga aswang. Bumuka-buka na din ang bibig nitong si Tatay Digong habang papaatake na din ito doon sa mga nilalang. Usal ito ng usal ng mga orasyon dahil alam niyang may mga ginagawang orasyon na din ang mga aswang na ito. Nang mapang-abot na ang mga ito, nagpapalitan agad ang mga ito ng mga pag-atake. Kahit na apat ang mga aswang, nahihirapan silang matamaan itong si Tatay Digong at hindi nila inaasahan na mas mabilis pa ito kumpara sa kanila. Nang dumistansya itong si Tatay Digong, isa sa mga aswang ang nagkakaroon ng malubhang tama sa katawan ng mga taga. Agad itong napaluhod sa lupa at napaangil. Gulat na gulat ang matandang aswang. Napamura na ito dahil sa sobrang galit. Kung kanina, kampante ang mga ito. Ngayon, pinagsasabihan na ng matanda ang dalawang kasama na kailangan nilang mag-ingat at patayin agad ang pangahas. Ngunit nang muling mapang-abot ang mga ito, sunod-sunod na silang pinabagsak nitong si Tatay Digong. At habang ginawa iyon ni Tatay Digong, patuloy pa rin ito sa pag-usal ng mga orasyon hanggang sa mapatay na nito ng tuluyan ang pinakamatandang aswang. Kasalukuyang nakatarak ang kanyang matalas na itak sa dibdib ng matanda. Wika pa nitong si Tatay Digong. Doon sa matandang aswang na dahan-dahan ng binawian ng buhay. Masyado kang kampante sa lakas ninyo. Ngayon matatahimik na ang mga bukirin sa bayan na ito dahil sa mga pamimisti ninyo. At pagkatapos walang ano-anong iniwan lamang ni Tatay Digong ang mga bangkay ng mga ito sa labas at muling pumasok sa bakuran ng bahay ng mayor. Itong si Mayor Carlito, may mga nararamdaman na din itong kakaiba. Kaya nga aligaga ang mayor at inutusan ang kanang kamay na subukan na tingnan ang buong paligid ng bahay. At iyon na ang sinamantala ni Tatay Digong. Agad siyang nakapasok sa loob ng bahay at bago pa makahalata itong si Mayor Carlito, nakatayo na itong si Tatay Digong sa gilid ng pintuan ng kwarto nitong si Mayor Carlito. At gulat na gulat pa nga ang mayor nang akmang papasok na sana ito ng kwarto nang makita itong si Tatay Digong. Agad itong naalarma at nakakaramdam ng panganib. Batid niya agad na hindi ordinaryo ang taong nasa kanyang harapan. Dahil imposibleng makakapasok ito nang hindi malalaman ng mga bantay. At ang isa pang katanungan, bakit hindi niya naramdaman ang presensya nito habang papasok? Ang kanyang mga tauhan na nakapwisto sa ikalawang palapag ay pinasama niya doon sa kanyang kanang kamay na manlalason para halugugin ang buong paligid ng bahay. Samantalang ang iba pa niyang mga bantay nakapwisto sa unang palapag, ang tanging kasama niya doon sa ikalawang palapag ay ang kanyang asawa at mga utusan. Tanong agad nitong si Carlito na mabilis nang humanda. Alam niyang wala na siyang mapagpipilian pa, kundi ang lumaban. Sino ka? Sino ang nag-utos sa iyo? Tumawa ng mapakla itong si Tatay Digong. Sagot naman ito. Hehehe, ako lang naman ang taong ibinaon ninyo sa kahihiyan. Kaibigan kong Carlito, kailanman ay hindi maghahari ang kasamaan. Bumalik ako para maningil at bawiin ang mga bagay na nararapat lamang sa akin. Ilang segundong napatulala itong si Carlito. Kahit na anong gawin niyang pag-alala,
hindi niya talaga matandaan ang hitsura ng kanyang karap. Ngunit alam niyang buhay niya ang pakay ng taong ito. Kaya mabilis nang inatake ito ng sunod-sunod gamit ang patalim nitong si Mayor Carlito na gawa pa sa mga pinaghalong bulalakaw at mga tanso. Walang pagdadalawang isip na inatake nito si Tatay Digong. Mabilis naman na kumilos itong si Tatay Digong. Agad din itong nagpakawala ng mga pagtaga gamit ang itak nito. Napakabilis ng kanilang mga ginawang paglalaban at pag-atake at wala kang maririnig na mga kaluskos sa mga ito. Noong mga kabataan pa ng dalawa, ni minsan sa kanilang mga pagsasanay, hindi talaga mananalo itong si Mayor Carlito kay Tatay Digong. At habang naglalaban ang mga ito, naalala agad ni Mayor Carlito ang mga galawan ni Tatay Digong. Napagtanto na niya na ang kanyang kaharap ay ang taong nilugmok nila sa putikan, ang taong matalik niyang kaibigan na nagawa niyang traidorin. Wika nitong si Mayor Carlito, "Hindi maaari. Buhay ka pa pala, hayop ka." Napangiti na lamang itong si Tatay Digong. Sagot naman ito kay Mayor Carlito, "Oh, kaibigang Carlito, nandito ako para pagbayarin ka na sa mga kasalanan mo at ang ibangon ang bayan na ito na niyurakan mo ng kasamaan." Walang kaalam-alam ang lahat ng mga tao sa loob at labas ng bahay sa labanan na iyon. Sa nakalipas na mga minutong bakbakan, mas angat pa rin ang kakayahan nitong si Tatay Digong. Ginamit na ng mga ito ang kanilang mga karunungan sa mga orasyon at mga tangan na mga mutya at gabay. Ngunit nakabulagta na ngayon itong si Mayor Carlito dahil sa mga tama sa kanyang katawan. Habang may mga natamong sugat naman itong si Tatay Digong, ngunit hindi ito malalalim. Nagawa din ni Tatay Digong na maigapos at maikulong ang gabay ni Mayor Carlito. Ngunit gayon paman, pilit pa rin na tumayo ang mayor at lumaban. Wika ni Tatay Digong, "Ganyan nga Carlito, lumaban ka hanggang kaya mo pa dahil mamatay ka rin naman." Mabilis na pinatay nitong si Mayor Carlito ang ilaw doon at ginamit ang isa pang mutya na kalamangan sa gitna ng kadiliman. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para matalo niya itong si Tatay Digong. Ilang sandali pa, nakasandal na sa dingding itong si Mayor Carlito habang nakatarak ang matatalas na itak nitong si Tatay Digong sa dibdib ng mayor. Bumulwak na din ang maraming mga dugo sa ilong at bibig ni Mayor Carlito. Ngayon, alam na niyang katapusan niya. Nagawa man niyang matalo itong si Tatay Digong nung unang mga pagkakataon nang mapaalis niya ito sa pwesto bilang mayor ng bayan ng Santa Maria. Ngunit mas matindi naman ang naging balik nito at paghiganti ngayon sa kanya. Wika nitong si Tatay Digong habang unti-unting idiniin ang hawak na itak sa dibdib nitong si Mayor Carlito. "Para ito sa buong bayan ng Santa Maria, Carlito. Para ito sa lahat ng mga taong ginawan mo ng masama. At para ito sa aking asawa." At pagkatapos, mabilis na hinugot ni Tatay Digong ang nakatarak na itak at tinagpas ang liig ng mayor na agad naman na humiwalay ang ulo nito sa katawan. Ilang sandali, napaluha na lamang itong si Tatay Digong. Alam niyang simula na iyon ng pagbabago sa bayan ng Santa Maria. Sa mga minutong lumipas, patuloy na tinapos ni Tatay Digong lahat ng mga nandoon sa bahay na mga alagad ni Mayor Carlito. Pati pa ang malakas na malalason, wala itong kawala sa bangis ni Tatay Digong. Panay din ang iyak at hingi ng tawad nitong si Isabel, ang kanyang asawa, dahil sa malaking kasalanan na nagawa niya. Ngunit pinagsisihan niya ito. Nagawa naman nila ni Tatay Berting at Rubin ang kanilang mga nakatukang misyon. Agad na kumilos ang mga pulis na patuloy na nakikibaka sa kapayapaan ng bayan. Hindi naman ganun kadali nalinisin ang bayan na iyon.
Dahil nga nagkalat ang mga alipuris at mga kampon ni Mayor Carlito sa buong bayan ng Santa Maria. Ngunit nang mapag-alaman ng mga ito, napatay na ang mayor. Parang mga kabuti ang mga ito na biglang nawala na lamang sa bayan ng Santa Maria. Pati na rin ang mga pulis na eskalawag. Isa-isang naglaho ang mga ito doon sa lugar. Ang hindi nila alam, maaring patay na ba ang mga ito o lumayas lamang. Sunod-sunod din ang pagkamatay ng mga nagtutulak ng mga druga at ang mismong namumuno sa mga ito. Walang sinasanto itong si Tatay Digong. Lahat ng mga halang ang kaluluwa na nanatili doon sa bayan ay pinatay niya. Isang araw, may narinig na balita itong si Tatay Digong na may umaatake doon sa mga kriminal na patuloy pa rin na nagtatago sa bayan ng Santa Maria. Nagtataka ang mga ito dahil hindi nila gawa ang mga pag-ataking iyon. Katanungan ngayon sa kanilang isipan, sino ang may gawa? Doon sa bahay ni Tatay Berting, may bisita silang hindi inaasahan at gulat na gulat ang mga ito sa pagdating nitong si Roman, ang antingirong kapatid ni Tatay Digong. Napag-alaman na pala nito na bumalik na si Tatay Digong at sinimulan ng linisin ang bayan. Kaya agad na din itong nagpapakita at tumulong. Si Roman ang may kagagawan sa mga huling pagkamatay ng mga kriminal. At sa mga pagkakataon na iyon, dala na rin itong si Roman ang anak nila ni Tatay Digong at Isabel. Kaya walang pagsisidlan ang tuwa sa kanilang mga puso. Pati itong si Tatay Berting na papaluha nang makita ang tagpong nagyakapan ang magkakapatid. At nagkapatawaran na din sina Isabel at Roman at lalo na itong si Tatay Digong. Kahit na malaki ang kasalanan ni Isabel na gawa ni Tatay Digong na patawarin ang kanyang asawa alang-alang sa kanyang anak at pamilya. Katulad naman sa kanyang ginawang pagpapatawad sa mga taong nanghusga sa kanya noon. Ngayon, mas lalong minahal ng mga taong bayan itong si Tatay Digong. At kahit na ano pa ang mga mangyayari, hinding-hindi na mauulit na maniniwala ang mga ito na makagawa ng katiwalian itong si Tatay Digong sa bayan. Dahil mahal na mahal nitong si Tatay Digong ang bayan ng Santa Maria. Alam nilang sa pamamahala ni Tatay Digong sa bayan na ito, muling babangon ang Santa Maria at magiging mapayapa ang lugar. Jesus.